Pinuna ng isang mambabata sa mga pagbabago sa umano'y inaprubahang versyon ng Maharlika Investment Fund Bill sa Kamara. Pati ang pondong pagkukunan nito, kinwestiyon kung saan nga ba manggagaling. Saksi, sina Mab Gonzales at Tina Panganiban Perez. Sa isang liham, humingi ng paglilinaw si Albay 1st District Representative Ed Salagman kay House Speaker Martin Romualdez ukol sa mga umano'y pagbabago sa Maharlika Investment Fund Bill. Punto ni Lagman, naaprubahan na ng Kamara ang panukala sa ikatlo tuling pagbasa noong Disyembre. Kaya aaprubahan daw ba muli ng Kamara ang mga pagbabagong ginawa rito ni na Albay 2nd District Representative Joey Salceda at tatlong di pinangalan ng kongresista? I asked the Speaker whether the House is approving and adapting the so-called re-engineered version of the MIF. Because if the House is leadership is going to do that, then there is a need to recall the bill so that it can be deliberated anew in the House of Representatives because this engineered version was not discussed in the House. Ayon kay Lagman, kasama sa mga binago, ang securitization o pagsasama-sama ng pondo ng mga government-owned and controlled corporations para maging pondo ng MIF. Sa versyon ng panukala na ipinasa, kasama sa panggagalingan ng pondo ang Land Bank at Development Bank of the Philippines. Pero kahapon lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor na gamitin ang pera ng mga GOCC sa pondo. Statement of the President, I think there is a need to re-examine and review the inclusion of the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines as funding sources for the Maharlika Investment Fund because both are also GOCs. Nang tanungin namin si Salceda, maikli ang kanyang sagot. Sir, kailangan... Maging si Speaker Romualdez, matipid ang kanyang salita. Sir, can we just ask kung paano na-re-engineer yung Maharlika, sir? Sinisikap namin silang muling makunan ng pahayag. Sa panukalang inihain ni Senator Mark Villar, Chairman ng Senate Committee on Banks, kasama rin ng Land Bank at BBP sa panggagalingan ng pondo ng Maharlika Investment Fund, si Senate Majority Leader Joel Villanueva nagtatanong kung saan nga kukunin ang pondo para rito. Ngayong nagsalita na ang Pangulo kontra dito. After it was referred to the Committee on Banks, nagsalita ang executive na hindi manggagaling doon. Ano ba talaga, kuya, di ba? We will look into it. We laud the efforts of our executive counterparts. Yung para pondohan, dagdagan ng pondo para sa mga government projects, wala namang against doon eh. Kailangan ng pondo, lahat tayo nag-a-agree doon. And kumanap ng pondo, lahat tayo nag-a-agree din doon. Saan manggagaling ang pondo? Ano ba talaga yung objectives? At magagawa ba na, kailangan ba talaga na magpasa tayo ng bagong panukalang, ng bagong batas? Magpupulong daw ang mga senador, kasamang economic managers ng Pangulo sa January 30 para pag-usapan ito. Tutol din si Senador Cynthia Villar sa paggamit ng pondo ng GOCCs. Ako, magulo yun. Promising kung gano'n yung So, dapat may mga ayusin, di ba? Hindi naman tayo nagmamadali eh. Dapat tama. Personally, dapat ayusin, di ba? Para yung mga defect ng ganyang fund, huwag mangyari sa atin. Kasi for the benefit din ng President. Kasi pag nagpalpak yan, tapos siya masisisi. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ako si Tina Panganiban Perez. Kami ang inyong saksi.